Blessed day, guys! Today, we will unbox a useful hardware. Actually, this video is a part 2 ng how to extract HDD from old laptop. Inside the box, makikita natin syempre yung pinaka external hard drive niya. Tapos syempre meron siyang kasamang USB connector. USB 3.0 connector. Ito very interesting, guys, no? Kasi clear siya, makikita mo talaga yung nasa loob. Ito nga pala yung ating tinanggal na HDD sa ating lumang laptop. At syempre, ilalagay natin siya dito sa binili nating HDD enclosure para magsilbi siyang external hard drive natin. So yan, tingnan natin kung paano natin i-install yan. Ganito lang pala kadali, buksan siya. Ayan, mabubuksan mo na agad. Siyempre, linisin muna natin, clean first yung ating connector para wala tayong maging problema. Ganito lang natin siya isusuksok. Sobrang dali lang. Siyempre, may maliit dyan na port tapos may mahaba. Ayan, ipapattern lang natin. Let's check sa likod kung nakalapat nga ba siya. Okay, okay naman siya. So, let's push it na. Ayan, naipasok na natin. Mamaya, susubukan natin yan. Ang astig niyan tingnan, guys, oh, nakikita mo talaga yung loob ng enclosure. Ngayon, syempre, susubukan na natin siya kung gumagana talaga. Ngayon, na-detect ng system na meron kang nilagay na bagong hardware. Ayan, good sign. Ibig sabihin, na-detect talaga siya dahil nakita na natin yung kanyang folder. Tinignan ko lang mabuti kung talagang nabubuksan lahat ng folder at syempre, binakap ko na rin yung mga important files. Ngayon naman, guys, itong part na to is for tutorial kung paano natin siya ifo-format. First step is buksan natin yung disk management by pressing Windows plus X sa ating keyboard. Okay, pwede rin natin siyang makita doon sa search box. I-type lang natin yung disk management. We have two types of format. Ang pinili ko dyan is yung GPT. Now we see na meron siyang diagonal lines, ibig sabihin formatted complete na siya. So hindi natin siya agad makikita doon sa disk folder. Pero huwag kayong mabahala, ganito yung next step natin. Now as you can see, I have clicked the new simple volume and then meron diyang Windows. Next ka lang and then you can assign the
letter of the volume. And syempre, we will rename yung pangalan ng ating external drive. Okay na yun, next step na tayo. Yan, next lang. And then, madedetect na ng ating computer yung ating hardware. And then, makikita na natin yung folder niya. Walang laman, syempre, formatted siya. Syempre, let's have our rating sa packaging niya. I will rate it as 10 over 10. Sa price niya, mura din naman siya. At okay din yung brand niya compare sa ibang brand na medyo may kamahalan. Kaya 10 over 10. Yung durability niya, siguro rate natin siya ng 8 over 10. Yung design niya, simple lang siya. So, 9 over 10. Satisfaction, okay, 10 over 10. Ang pros niya guys, murang-mura lang siya. Tsaka maganda din yung design. Tapos USB 3.0 pa siya. Yung cons niya, yung durability niya kapag nabagsak. Pero pwede naman kayo bumili ng leather case. Yun lang. Please subscribe. Thank you. So catch me if I fall.